Grace and peace be unto you from God our Father and from our Lord Jesus Christ. Salamat sa Panginoon, nagkasama muli tayo sa FB Live. Nais ko pong ibahagi sa inyo ang ilan sa mga pinadamasakan ng Diyos, pinaalam. It's about crisis of COVID-19. Marami na tayong pwedeng ikwento, marami tayong pwedeng pag-usapan, marami na kayong pwedeng idagdag ng mga information. Pero sabi nga ng isa, ito na yung panahon na gumigising ka para hintayin yung gumabi uli. It speaks about boredom. Andun yung pagiging nababagot na yung tao. Na para pakiramdam niya, para siyang nasa isang malaking kulungan or iwahig type na lugar na of course limitado pa rin ang ating mga kilos. Sa totoo lang ho talaga, muli po nating paapaalala, mas mabuti na po ito kaysa tayo ay tulad ng dati na nakaabang naman ang lahat ng virus sa ating buhay. Malaking bagay na rin po na tayo ay naka-quarantine. Although limitado kilos natin, pero nagkakaugnay pa rin tayo. Namimiss natin ang isa't isa, namimiss natin ang mga ilang member ng ating family. Pero salamat pa rin sa Diyos dahil ito na ang pinakamabuting bagay na pwede natin gawin. Ito na yung pinakamainam na bagay na paglagyan natin para talaga mapigil na o ma-eliminate na yung pagkalat ng coronavirus na ito. So, we are in a true crisis. Tanggapin na natin yan. At ang ating pamahalaan sa tulong ng Diyos ay, at sa lahat ng mga bayani ay nagtutulong-tulong. Well, let me start with this. Daanan ko lang mo sandali itong ating isang bagay na medyo laman din talaga ng puso ko eh. Sa pag-aaral ko natin ang salita ng Diyos, hangad po na yung lingkod, yung relevancy ng Biblia ay talagang mangyari. Na ibig sabihin, isa po sa pinakamagandang bagay ng ating pag-uusap, ng mga pagtalakay ng mga pastor sa pamagitan ng Biblia, yung maintindihan natin yung sinasabi ng Bible, yung prinsipyo nito, para mas lumago tayo, tumibay. Yung prinsipyo ng Biblia, na i-apply natin sa ating pang-araw-araw na buhay. And by the way, hindi po natin sinasabi, ako na personal, hindi ko sinasabi, na ang coronavirus ay sumpa ng Diyos sa atin. Hindi po. Ang sinasabi ko lamang po, ito ay narito na, dumating sa atin, hindi po natin sinasabing sumpa ito ng Diyos. Yun ang aking opinion lang ho. Hindi ito sumpa, hindi ito parusa, hindi ito paghatol ng Diyos sa certain group of people. No, hindi ho. Ang sinasabi lang ho natin, dumating itong crisis na ito, itong virus na ito, anong gagawin natin? So tama lang po na sumunod tayo sa lahat ng bilin para hindi na ito kumalat. Hindi po natin ginagamit, ako na personal, hindi ko ginagamit ang Bible para gamitin panakot sa mga tao. Eh hindi nga po tayo naghangad na magkaroon ng panic o matakot right from the start na magkaroon tayo ng gantong ministry sa video o sa FB. Ang hangad po natin, ibigay ang mga talata, mga verses sa Bible para mapayapa, kumalma ang ating kaisipan, ang ating mga puso. Kasi hindi makakatulong talaga yung magkakaroon tayo ng takot. Hindi ho. We will not use Bible verses as a weapon to create fear. No way. Ang nais nga po nating lahat ay maging kalmante tayo. So we're sharing Bible verses and hoping na i-apply natin sa ating buhay, lalo sa panong ito, yung prinsipyo tulad sa enhanced community quarantine. Kasi nagaganap po talaga ito nung paman sa Biblia. So there are people, kind people, who will share verses na merong pangyaring ikinulong muna sa 7 araw, pinanatili sa kwarto. And I think that's good. Prinsipyo na sinasabi, pwede kang nakalagay muna sa isang lugar, secluded area, para hindi ka abutan ng sakit o salot.
o para hindi ka makapamisala sa iba kung ikaw mismo ay career. So, hindi po talaga mapipigil ng anumang edifice o building ang parusa ng Diyos. Hindi ho. Hindi po natin sasabi. No? Hindi naman po natin pwede sabihin na when we preach Christ crucified, the cross will save you. The cross will be your asylum. Yung cross na sinasabi ng mga pastor dyan, it's how God's love will change your life, will change us, and will give us courage sa panahon ng crisis. Pero yung malagay ka sa isang bahay, when our authorities would say, stay home, stay at home, it will save lives. Mapipigil ang pagkalat ng coronavirus. Meron pong talata sa Bible, Acts chapter 12, verses 1 to 5, na nung panahon iyon, iniunat ni Herodes yung kanyang kamay upang pahirapan yung ilan sa Kristiyano sa churches noon. Pinatay niya sa tabak si Santiago, kapatid ni Juan. At nang makita niya si Pedro, kinulong din nila. At nung makita ng mga tao na pinahirapan yung mga Kristiyano sa church, aba, sabi ng Biblia ikinatuwa ng mga Hudyo. So, pati si Pedro, hinanting nila. At nung mahuli siya, ikinulong siya. So, alam niyo, nung habang nakakulong si Pedro, sabi ng Bible, but prayer was made without ceasing of the church unto God for him. So, in application, let us join hands with our President, Pangulong Duterte, as he declared na yung ika-apat na linggo, as I heard it, ng Marso, will be the National Week of Prayer. So, anong gagawin natin, mga kapatid, during this time of crisis? Anong pwede nating ugaliin o tandaan? Again, huwag talaga tayo matatakot. Huwag tayong papatalo sa takot. Huwag tayong magpapanik. Una, hayaan natin ang kilos ng Diyos ang mangyari. Di man natin maarok, maunawaan yung galaw ng Diyos. Marami man tayong tanong sa mga nangyayari. Lahat tayo. Nagharap ng sagot. Bakit nangyayari ito? Kailan matatapos ito? So, hayaan natin yung kilos ng Diyos. Wala na tayong magagawa eh. Hindi dito na yan eh. Tuloy nating mabuhay as normal as we can. Patuloy tayong makapag-communicate sa ating mahal sa buhay. Patuloy tayo, lalo ng mga Kristiyano, magbasa ng Biblia, mag-aralan, magpanalanginan. Pero hayaan natin kumilos ang Diyos. Huwag natin sa pangunahan. And sana lang po, huwag na hong mangyari sa gantong mga pagbibigay ng mga talata sa FB. Narito yung ilang mga mas magagaling talaga na ang gagaling sa Biblia ang tutulig sa impa ang mga talatang ito. Hindi ko po sinasabing tama ang kanilang interpretasyon o anuman. Ang sasabi ko lang, let us share the Word of God, pati application nito, din nakakabigay ho ito ng kaaliwan, pampalubag ng kalooban, pampahupa ng anuman damdamin. Na ang salita ng Diyos talaga, relevant. So, hayaan natin ang kilos ng Diyos. Magtiwala tayo sa Kanya. Totoo pa rin ho yung Romans 8:28. Ngayon, kung may interpretasyon yung ibang mga napakagagaling nating Bible scholars, pagpasensya niyo na po, ang naiintindihan ko lamang po sa talatang ito, lahat ng bagay ay nangyayari, nagkakalakip-lakip para sa ikabubuti ng mga who are called first purpose. Mga Kristiyano, lahat ng nangyayari ito, hindi po ito kamalasan. Ito po ay para sa ikabubuti. Hindi man natin maintindihan kung ano yung ikabubuting iyon, pero hindi ho natutulog ang Diyos. Kumikilos ang Diyos. Let's allow God to do what He pleases. Yun ang sinabi naman ng Bible eh, sa awit. Natutokso man ho tayo na mag-demand sa Diyos na maintindihan natin, maunawaan natin yung gawa niya. Hindi rin maintindihan. Alam niyo, paliwanag man sa atin, isabihin man sa atin ng Diyos, hindi natin maiintindihan eh. Hindi ho. Talagang hindi natin maiintindihan ang gawa ng Diyos. Hayaan din natin kumilos muna ang Diyos. Pangalawa, hindi lang po, hayaan natin kilos ng Diyos mangyari. Hilingin natin yung kapatiran sa panalangin.
sa tingin ng iba, nung hinuli si Pedro, Apostol Pedro, wala na pag-asa. At sa tingin ng marami, wala na pag-asa ngayon. In fact, pag nadidinig niyo mga na pinapasa ng mga paglago pag, ng bilang dami ng mga naapektuhan, nalulungkot talaga. At nawawala ng pag-asa. During that time na hinuli si Pedro, talagang wala na silang pag-asa. Sa tingin. He was in prison. At tuntua pa yung kalaban. Katunayan, may mga tao na pag napahamak ang ilan sa atin, matutuwa pa sila. Alin sa crisis natin yan, ang pinakamainam, hilingin natin yung kapatiran. Magpanalanginan tayo. Keep on asking, keep on seeking, keep on knocking sa trono ng Diyos para ipakita sa atin yung nais niyang makita natin, malaman natin yung nais niyang malaman natin, at kalmahin yung ating puso na nababagabag. Tulad din noon ng marami, tao lang din po ako, mayroon din po akong takot. Pero ang maganda noon, yung takot natin, minsan sabi nga sa inyo, false expectation appearing real. Tatalunin ka ng takot. Magpapadaig ba tayo? Sinabi ni Jeremiah 29:13, "And ye shall seek me and find me when ye shall search for me with all your heart." Sa pantalata, Romans 15, verse 30, "that ye strive together with me in prayer, in your prayers sa Diyos." So, prayers ng mga kapatiran will bind us. Ayop, you pray for us, we will pray for you. Let's pray. Salamat sa ating gobyerno. Last week ng March will be the National Day, Week of Prayer. Ngayon pa lang, nananalangin na tayo. Hindi, talagang sama-sama tayo manalangin. Isip, imagine nyo yung bilang ng taong tatawag sa Diyos, na mas maraming tumatawag sa Diyos ngayon ng mas sincere sa kanilang puso. Prayer should bind us not to impress one another, but to implore God's intervention sa krisis ng bansa natin. So, kaya natin kumilos ang Diyos. Hilingin natin yung kapatiran manalangin. Pangatlo, handog ng Diyos kapayapaan. Sa Acts chapter 12, verse 6 hanggang 7, alam natin doon na si Peter ay bibitayin siya the next day, pero he was sleeping. Sinabi ng Bible, ang payapa ng isip ng tao, na tulad ng marami sa inyo, na talagang whenever we see you, sa ito'y magkita-kita tayo, magkakakamustahan, yung kapayapaan ng puso ninyo, talaga nakakahawa. But how could Peter sleep during this time of crisis? Bibitayin na nga siya kinabukasan. Alin na kung bakit? Ang nakita ko, he is no longer afraid to die. Nakita niya kasi yung Kristo ng mukhaan. At hindi niya nakita ang mukhaan, talagang sinampratehan niya na to. At alam niyo ba, mas mapalad pa rin tayo. Dahil sabi ko ni Kristo, mapapalad kayo nanampalataya na hindi siya nakita. So, mas mapalad pa rin tayo sa, kumpara sa kanilang mga alagad. Wala siyang takot eh. Bakit? Alam niya, safe na safe siya sa kamay ng Diyos. Mga kapatid, yun din Diyos niya, siya rin Diyos natin. May isang nagsabi, "A man is not ready to live until he is no longer afraid to die." Alam ni Peter, at dapat tayong mga Kristiyano, na may nananalangin para sa atin. Sabi nga ng Panginoon kay Peter sa Bible, "When thou art converted, strengthen thy brethren." So magpalakasan tayo. Mag-share tayo ng mga bagay na makakapag-pagaan, makakapag-encourage. At sabi sa Isaiah 26 verse 3, "Thou wilt keep him in perfect peace, whose mind is stayed on thee." Why? Because he trusteth in thee. So yung kapayapaan ng Diyos, ang bantay natin. Makakatulog ka mamaya, gigising ka bukas, the same routine siguro ginagawa natin. And I hope sa ating panahon ng quarantine, may makaimbento ng bagay na mapapakinabangan after ng gantong panahon. Yung mga makagawa tayo ng kapaki-pakinabang para sa nakararami. Pero ano niyo mga kapatid? Tandaan natin, He is the only one who can change water to wine.
Pero alam nyo, we cannot change water to wine, pero pwede tayong ang tagalagay ng tubig, kumbaga, sa sisidlan. So meron tayong part. And we could fill earthen pots in humility. Kunti lang po nalalaman natin na yung likod sa salita ng Diyos, ako po'y saludo sa napakaraming magagaling sa talata sa salita ng Diyos. But I can only do much. Mapag-utusan niyo ako, kung magagawa ko, gagawin ko para makapaglingkod sa pangalan ni Kristo. Makapagpagaan ang buhay. Hindi maging dulot ng hinanakit sa kapatid. Hindi ko konsente ng mali, pero ibig sabihin sa krisis na ito, mas kailangan natin yung kasama na nagbubuhat ng kumbaga ng bahay. Hindi nakasigaw na magbuhat, pero siya pala nakakuyabit. And then later sa Acts chapter 12, nabasa natin, si Herod ay namatay due to his arrogance and pride. Kumikilos po ang Diyos sa lahat ng ito. Kumikilos po. Ako po'y naniniwala na talagang hindi nagpapabaya ang Diyos. Dahil kundi sa Diyos, wala tayong makikita ng development. At kundi dahil sa Diyos, napakagulo na ng mundo natin. Of course, nagkasakit ang iba, nakakalungkot po, ang iba'y pumanaw. Hindi dahil sa hindi niya kayang pagalingin itong mga ito. No. Nangyari po yung ganung bagay, hindi natin maintindihan kung bakit, Diyos lang po nakakaalam, pero nangyari pong sila nagkasakit at pumanaw yung iba, with all our hearts, andun po yung puso natin. Pero not because he cannot heal them. In fact, dito po sa binasa natin, si James ay pinatay ng tabak. Hindi niya minagaling na i-deliver si James. At di man natin makita agad yung gusto nating makita, it does not mean na nagpapabaya ang Diyos sa atin. Hindi man natin makita yung gusto nating mangyari kaagad, huwag niyo kakalimutan, ang Diyos pa rin ang may kapasyahan. Lahat ng ito, temporary lang ho. Believe you, believe me. Buong puso ang paniwala ko, lilipas din po ito. Magtiwala lang tayo sa Kanya. Naalala ko ho, nung kami mabiyahe ng aking bayaw, may mga bisita kami minsan, ihatid sa malay lugar. Kung ba't naman lagi natin siya pong nasisiraan ng sasakyan. Hindi pa ako sanay mag-drive at hindi marunong sa mekaniko, pag may mekaniko. Pero alam nyo, sa ating masisiraan kami, napakahirap makakuha ng piyesa kung saan. Pag nakita mo yung sirang piyesa, alam nyo, sinasabi ko na lang sa Diyos, Panginoong Diyos, gusto ko makita paano mo kami papauwiin ngayong gabi. Hindi lang ilang isa, dalawang beses, tanongin yung bayaw ko. Hindi isang beses, sinabi ko sa Diyos, Panginoon, ngayon gusto ko makita ulit paano mo kami papauwiin. Hindi ko na siguro kailangan sabihin sa inyo, nakapag-uusap tayo, nakaka-uwi ho kami. Milagro ho yun. Para sa akin, malaking kilos ng Diyos. So, huwag natin harangan ang kalooban ng Diyos. Pagaanin natin ang buhay ng marami. Makipagtulungan tayo sa ating pamahalaan. Sundin natin yung mga bilin. Hilingin natin sa kapatiran na magpanalanginin tayo. Kung medyo ayaw mo kong mag-pray para sa'yo, let's ask somebody else to pray for you. Yung maghanap tayo ng ikagaga ng buhay, yung mga magagaling sa talata, pasasya na kayo, hindi ko kayang sumabay. Pero kailangan natin magbigay ng mga salita ng Diyos na magbibigay ng luwag sa kalooban ng tao. At tigit sa lahat mga kapatid, sa krisis ng COVID-19, may handog na kapayapaan ng Diyos. Sana po, huwag kayo makalimot mag-text, makapag-unay. Since nasa mga bahay-bahay tayo, we have all the time. Tandaan niyo, mahal tayo ng Diyos. Maraming beses tayo iniligtas sa maraming kapahamakan, nakauwi tayo ng buhay, nakaraos tayo. For such a time as this, hindi rin siya magpapabaya. Dahil mahal niya tayo. Muli, salamat po sa inyo lahat. God bless us all and give you peace.